sa babae. Run. Meron dyan kasi napuso. Parang hindi ko kasi ano. Hindi sa susunod. Oo, kabawi na lang. Kararating lang. Alis agad. Sa Marksman Insight dun sa shop na pagbibilhan namin ng baril. Matatagpuan niyan dito sa Cavite. Nagpagasolina na sila dito sa refill dahil mura lang ang gas. At patuloy na tayo ulit sa ating pagbiyahe. Yan. Buti na lang hindi na matraffic at ito na sa parting kanan. Hindi natin maikasa itong hawak nating barrel dahil yung isa nating kamay hawak naman yung camera, so mahirap, papatayin na lang natin. Tawo nga sa akin kung paano. Mayroon pala ang branch dito sa 13, pwede pala. Paano pag operate ba yan? Paano ba yan? Hindi ba yan puputok? Hindi, wala. Pwede, tell mo, pwede. Yung chamber niya, wala siyang ano, wala siyang laman. Ha? Naka-safety rin yung ano niya. Wala siyang magazine, kompleto. Tapos, ganyan mo titingnan siya. Tapos, pag inano mo siya, ginanyan mo, ibababa natin yung ano. Ay, hindi natin nakita. Yan, sige, ulitin ko ha. Safety. Yan. Check mo yung chamber, empty. Walang magazine. Tapos, yung ano niya, slider, naka-stock lang siya. Tapos, pag binaba natin siya to, pag binaba mo yan, babalik ulit siya dati. Ayan. Yun. Pero, kahit ano mo siya, safety siya. Pwede mo na siyang i-trigger. Anong tawag? Anong tawag din sa ano? Ito yung tawag na, ano, Taurus. Taurus G3C. Ito yung mga tinatawag nila na everyday carry. Napakalit siya. Pwede mo siya dito. Pwede mo siya ano dito sa ano. Hindi halata. Hindi halata. Small lang siya. Tapos pag limbawa mag-ano, madali mo siya punutin. Pero dapat lang ano siya. Tapos pwede mo siya nakakasa na siya. Kung may mga bata naman, pwede mo naman i-ano na safety. Safety pin yan. Ibig sabihin niya, wala yan. Hindi siya mag-ano. I-trigger. Pero syempre, kailangan din itabi mo siya sa... Oo, yung magazine niya, kailangan itatago mo siya. Pero bago mo gawin mo, kung itatago mo, check mo muna kung may laman siya. O wala. Yun ang pinaka-importante. For safety rin. For safety. Pag alam mo na siyang walang laman, pwede mo na siya i-click. Mm-hmm. Ito yung pinaka-latest nila na Taurus G3C. Saan siya gawa? Ang gawa na ito, Brazil. Sa Brazil siya. Maganda rin. So mga kailangan nito para magkaroon ka, mag-a-apply ka sa ano, sa krami ng ano, sa FAO na health tap yun. Para sa inyo, license to own possession yung tinatawag. Para makabili ka ng baril. Ayan muna ang una. Kung yan yung una-una. Tapos, pangalawa naman, pag bumili ka ng unit, kailangan mo rin siyang i-register sa, ano, sa,
FEO. May FEO online yan. Tapos may firearms registration na tinatawag. Firearms registration. Bibigyan ka rin ng ID nun. Tapos pag nabigyan ka rin ng ID, hindi ibig sabihin pwede mo na siyang dalhin sa labas. Kasi meron pa tayong tinatawag na permit to carry. Dadalhin mo rin yun sa labas. Another license na naman yun. Another license yun. Pero ang ano nun, kailangan mo ng threat assessment na tinatawag. Kumbaga may parang may nagbabanta sa iyo, kaya bibigyan ka ng lisensya na pwede mo dalhin. Permit to carry. Permit to carry. Yun yung pinaka niya. Pero kung wala naman, okay lang, sa bahay mo lang yan for safety. Sa bahay lang siya. Pag LTAP lang at saka firearms registry. Yung bahay na yun, kung sa dapat kung saan address mo, yun lang yun. Yun lang yun. Hindi, kung halimbawa, dalawa bahay mo, tapos ililipat mo sa kabilang bahay, hindi pa pwede yun. Kailangan kung ano yung naka-address kung lang. Kung anong address mo, yun lang talaga. Oo, hanggang doon lang siya. Kasi yung hindi siya pa pwede i-transfer sa ibang bahay. Sa krami, sa FPU, kung saan naka-base ka, doon ka lang talaga. Maliban na lang kung meron kang permit to carry, na pwede mo siyang dalhin. Pero hindi mo din siya pwedeng isukbit ng ganyan kasi bawal yun. Kailangan nakatago siya sa mga clutch bag. Hindi pa pwedeng ano yung halata. Hindi talaga siya pwede. Ganun pala yun. Maganda magkaroon ka nito for safety mo. Ibig sabihin ko sa pamilya mo, sa bahay mo. Kaya pala may mga nagbabayaran na bibidyohan. Bawal pala yun. Bubunutin mong baril mo. Hindi porkit kompleto ka sa lisensya, pwede mo lang gamitin basta-basta. Kailangan na may disiplina talaga. Kailangan mo rin alamin yung mga rules and regulation about sa mga bilang gun safety owner. Gun owner. Yung mga pwede at hindi pwede. Ayan bro, 45? Oo, ito yung 1911. 9M. Government issue dati sa umakunang police. Oo. Yan. Ito yun yung pinaka... Mas mahaba ito. 4.... Kasi laki ito ng 4.8 yata ito. Ang baray niya ito po 4.0. Oo, mga... Something. 4 inches. Pwede pa palang ano guys mag-fire daw dito dun sa taas. Kapag wala kang baril, meron naman dito. Sila papahirap sa papahirap. Loading and unloading area, tapos safety dito area. Dito nakalagay dito yung mga safety rules. Yung mga rules nila. Lahat ng cubicle yata meron. Maganda, tahimik dahil may mga soundproof sila. So, kayo sir yung mag-assist dito. Pero yung bala, kasama yung, na yun sa... Kasama na sa... Kasama sa 1399. Panalo na. Ano? Hindi ka nabibili ng bala. So ito yung mga... baril na meron sila dito. Maximum inside. Type 3 na to eh. Type 2 lang ang ano eh. Go. Type 3 lang. Automatic. Ito po kasi semi-auto lang po siya. Kalabitin mo na siya ng kalaban siya. Para kang terrorist ko daw dyan. Kung hindi sabi niyan, actually for apat po yun. Wow.
dito na lang. Ah. Hanggang sa susunod.